morning, good afternoon, good evening, ladies and gentlemen, from Flight Tech. This is Pao Castro, your captain speaking, and welcome aboard. Sa mga location. Kasama ko ngayon si kuya ko. Tapos we had some coffee at donuts. Kahapon nag-post ako about ask me some aviation related questions or personal questions para meron tayong mga content sa araw na to. And ayun nga, nandito yung mga list ng mga questions nyo. Tapos iisa-isahin natin yan. So if you guys want videos like this, let's take on. First question is from Asiana S. Ordil. Ang question niya, when you were a kid, did you ever imagine yourself as a pilot? Actually, yes. No, nag-start yung pilot dream ko when I was grade 9. Hindi ako nagkakamali. Pero nung bata pa lang ako, alam niyo yung ano? Yung ball pen, tapos lalagyan ko siya ng parang ruler dito. So magmumukha siya na parang airplane, tapos lalaroin mo yun. So dun pa lang, parang nakita ko sa sarili ko on paano ko i-build yung sarili ko as a future aviator. So parang yun yung pinaka parang indicator ko na yes, parang flying is my passion talaga. Next question is from Kate Pauline. What are the perks of being a pilot, sabi niya? Perks of being a pilot, madami. Sa airlines na pinapasukan niya. It could be free flights. Tapos, merong privilege yung mga family mo, immediate family mo, tsaka mga friends mo. Sa immediate family, free sila. Kapag captain ka, kahit business class, Emirates Airline, yun yung narinig ko. Tapos, free travels. Basta madami. Next question from Clark Lozano Castro. Sabi niya, factors you considered in pursuing the field of aviation. Sabi niya, factors that I considered pursuing the field of aviation. Siguro yung ano talaga, yung pinakamatinding hila, yung passion ko siya. So, parang kasi kapag passion mo yung isang bagay, kahit ano pang mangyari, ipupush through mo talaga siya. So, yun yung pinaka big factor. Sabi ulit niya, from Clark Lozano Castro pa rin, how and where do you see yourself in 5 years? I see myself, so 4 years yung course ko, bali 4 years, tapos ako ng college. Pang 5th year ko is, nasa flying school ako, so that's how I see myself 5 years from now. From Lawrence Laharde naman, sabi niya, miss mo ba si Lawan? Si Lawrence siya. Oo, syempre. Yan yung mga friends ko noong grade 11 and 12. Tala yung mga kakulitan tsaka kakopyan. Oh my God! Wow! Next question from Kyle Ezra Rodriguez. Why did you choose AMT instead of aero engineering or other aviation related courses? Actually, ang una ko talagang option na course is aeronautical engineering talaga. Kaso, wala yung fields ka base airbase. Ang meron lang sa Holy Angel University ata. So parang kinonsider ko rin yung tuition fee. So meron namang fields ka which is libre naman, 'di ba? But hindi na lang doon. So 'yun. Ang meron lang kasi sa fields ka AMT tsaka AET. So AMT yung kinuha ko kasi may kakilala akong professor sa AMT. Pangalawang question kay Kyle Ezra. Anong subject sa tingin mo yung mahihirapan ko or sa tingin mo mahirap sa first sem? Bukod sa math, yung ano, palagay ko yung power plant, yung aircraft power plant. Hindi ko lang sure. Palagay ko pa lang kasi hindi pa tayo nagsistart sa class. Next question from Zaina Zita Zuniga. What makes you fell in love with aviation? Flying.
Oh, siguro once in our life naman talaga. Pinangarap natin lumipad, di ba? Bata tayo. So, isa sa mga naging consider ko since childhood dream siya. So, yun. Kasi pag lumilipad ka, yung perspective, di ba, malawak. So, dun nas to go work yung mind ko eh. Kapag mas malawak yung nakikita. Next question. From Diana Sofia Celorio. What are your strategies when or while reviewing? Strategies. Nagre-review ako kapag gusto ko, kapag nasa mood. Kapag hindi kaya, kapag ayaw ng katawan ko, hindi ko pinitulad. So, parang mas nagiging effective yon kasi yung body ko naka-condition. Same time yung mind. Question ulit sa kanya, how are you when feeling jealous? I mean, gusto ko masyado na feel kasi may trust naman. Pero whenever I feel jealous, tahimik, ganun. Tapos pag-uusapan. Next question from Lais Morales. Sino or ano po nag-inspire sa inyo to take aviation? Sabi niya. I remember nung na-feature sa Jessica Soho, si Captain Genesis Bernardo. Alam niyo yun, yung nag-public announcement siya tapos nasa board yung family niya. So parang na-inspire ako dun. Sabi ko, parang gusto ko din ng ganun. Parang gusto ko din masakay si na mama ko, yung family ko. Yeah. Parang ang sarap sa feeling. Kasi alam ko, that's how I make them proud din. Next question. From Angela Katrina Makabulos. What are your plans after graduation? After graduation ng college, ayun, magte-take ako ng flying school ko, ng private pilot license, all the way sa ano, Airbus type rating. Madami yun, mga gastos. Next question. What's good to be being a pilot, sabi ni Papa ko, from Mr. Norberto Castro. What's good to be a pilot? Flying, yung privilege na makapag-travel for free at the same time, binabayaran. Are you not afraid of high altitude, sabi ulit ni Papa? Hindi po. Walang fear of heights. Ang third question mula sa kanya, how would you handle the passenger during turbulence? Wala pa akong naging passenger, pero based on my experience bilang isang passenger, yung ginagawa ng captain, kapag malapit na kami sa mga clouds, nagpa-public announcement siya. Parang sinasabi niya, we're about to experience turbulence, so parang fasten your seatbelt, ganun. Tapos, yun, acknowledge ng pilot yun para ready kayo. Next. Ito, maganda. Taling kay Mama, Lilibet Castro, sabi niya, same kami question ni Papa. Pero sabi niya, do you have enough money to pursue your dream knowing that you came from a simple family? So, nanggaling siya from my mom. Technically, wala. Mahirap. Mahal kasi talaga. Pero, kasi I came from a simple family. So, wala kaming masyadong... ano bang tawag doon? Kasi yung wealth na pamumuhay. Pero, kasi diba, dahil passion siya, nothing can stop you eh. So, hanap ng paraan. Scholarship, study now, pay later programs. Actually guys, may share ako sa inyo. Nag-apply ako ng study now, pay later program sa Debt.Aero. Yun yung name ng company. Sa magte-take sila ng flying course nila sa Czech Republic. Dun sa unang test, pumasa ako. Pangalawa, pumasa ako. Dun sa pangalawa, hindi na ako pinatuloy ni Mama kasi hindi niya gusto. So, yun. Alam ko, dahil ayaw pa ni Mama, may better plan si Lord para doon. So, hindi ko pinilit. Sumunod lang. Yun lang yung key din naman sa success. No? Susunod lang tayo sa parents. From Justin Santos. Sabi niya, totoo ba yung traffic sa mga aeroplano tapos how does a pilot decide its route? Alam ko lang may device ata kayo para dyan. Yun, at totoo na may traffic sa air, yung tinatawag nilang air traffic. Pero nandyan yung ating mga air traffic controller para matulungan tayo sa mga traffic. Na nagkukos ng traffic yung weather, number one. Tapos yung mga passengers na late, malas, that's why nadidelay. So from Sejel, bata Sejel? Hindi ko masyado alam yung name niya. Pero sabi niya, who is your inspiration and why did you choose being a pilot as a career? My inspiration, of course, my family,
tsaka yung passion ko sa talaga. Ito, last question from Renalyn Felix. Sabi niya, we all know that we have a lot of problems. And my question is, what is the most traumatic situation that you've encountered and how did you handle that? Wala pa namang most traumatic. Everything goes well pa naman sa life. So, pero kung may darating mo na ganun, we'll take that as a lesson pa rin. Meron pa pala yung kay Ma'am G. Sabi niya, Ma'am Gian sa Gondwani, what is your biggest fear, Captain? Pa-shoutout. Biggest fear yung ano, malus yung faith ko kay God. Kasi I can see a lot of problems. No? And root of all evils is yung ano, lack of relationship sa God. No? Kasi magka-problem ka, kanino ka tatawag? Ang tao, they can fail you, pero si Lord hindi. So, yun yung nakakatakot. Nawalan ako ng source ng strength. Thanks. We have just landed sa end ng video na to. So, if you want more guys, videos like this, no, don't forget to comment, like, subscribe, and hit that notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko guys. Yun lang guys, this is Pao Castro saying, keep that passion in innovation, bro. Bye guys, see you next live.